Yo, what's up mga ka-review? This is Kensaki TV at ngayon ay magre-review tayo ng bagong awitid ni Sir Balasubas. Ang title nito ay ang Di Tulad ng Dati. Sa title pa lang mga ka-review, parang may comparison na nung kasalukuyan at nakaraan mga ka-review, no? I think ito yung ang kwento ito ay tumutukoy sa isang nakaraan ng isang tao, mga ka-review. Hindi ko alam, no, mga ka-review, kung saan umuhugot si Sir Balasubas ng mga gentong paksa at parang bumabalik siya, no, doon sa kanyang mga history ng kanyang kabataan. At isa ito si Sir Balasubas sa magaling ding gumawa ng mga gentong awitin, mga ka-review. Since day one nung lumabas si Sir Balasubas, isa na ako taga-subaybay sa kanyang channel. No? Karamihan ng kanta nito isa araw, araw-araw ko itong pinapakinggan. Dahil nga nakaka-amaze talaga yung mga ginawa niya, pati boses niya. Lalong-lalo na yung walang respeto niya. Talagang approve. Galing. Salot talaga sa kanya. So tara na mga ka-review, atin ang panoorin at himayin ang awitin ni Sir Balasubas. Dami kong gusto na balikan, yun yeah. Naman ay kung hindi ka labisan. Yeah. So, bumalik sa nakaraan yung... Yun nga, no? kahit sinong tao, minsan, parang mas gusto mo na lang bumalik dun sa nakaraan kaysa yung harapin mo yung kasalukuyan mo ngayon. Kasi kung ikukumpara mo yung kasalukuyan at yung dati, mas maganda pa yung dati mong... pamumuhay kaysa sa ngayon mga ka-review, no? So marami ang advantage and disadvantage ng noon at ngayon. Noon medyo limitado ka lang lumabas, pero ngayon malaya ka na. Yung hindi pa uso yung pandemic, kasi nung mga panahon mga ka-review is nasusupervise pa tayo ng ating mga parents, and pagdating sa rules ng isang ng bahay mga ka-review is naandyan pa rin yung paggalang natin sa ating mga magulang. Unlike ngayon mga ka-review, ikaw ang mag-a-adjust sa anak mo. Yun yung napakahirap tanggapin, no, na mas nangingibabaw yung desisyon ng mga anak ngayon kaysa sa mga magulang. Lalo na yung mga bagong generation ngayon, yung bagong civil ngayon, mga bagong nagbibinata. Hindi ko nila lahat, pero marami sa kanila, napakarami ang swail ngayon. Lumalaki na lang ng talagang akala mo sila na yung nagtatrabaho, sila na yung nagpapakain sa sarili nila. Yun, yung mga kaibahan, no? And sa disiplina, mas gusto ko pa rin yung disiplina nang noon kaysa sa ngayon, no, mga ka-review. Ngayon, bawal mong kantiin ang bata, pwede kang idemanda niyan. Pero noon, kami, nararanasan namin yung mga sakit talaga na parang hindi naman talaga sinasaktan ka ng magulang mo. Kaya ka pinapalo noon ng magulang mo is ipinapakita niya sa'yo na kung gaano ka kahalaga at gaano kanya kamahal. Dahil nga, ayaw kanyang mapasama. Pero ngayon mga ka-review, hindi porket hindi ka pinapalo o hindi ka pinagsasabihan ng magulang mo, is titingin na lang sa sarili mo na parang wala lang. Okay lang yan kay mama, okay lang kay papa yan. Hindi nga ako pinupuna, di ba? Yun yung mga nagiging disadvantage ng noon at ngayon. Walang ibang sakit na nararamdaman, di tulad ng dati na lagi tayo. Ayo. Tumatakas bago uwi ay napapalo. Ito, isa to sa mga naaalala ko.
nakapagaling ako ng eskwelahan at hindi agad ako umuwi ng bahay, naglalaro muna ako ng basketball. And then pag uwi ko ng bahay, automatic 'yan. Ang dalawa lang yung sasapitin ko. Pwede kang lumuhod sa asin or dumapa ka para mapalo ka. So yun yung mga naaalala ko nung ako'y kabataan pa. Yes. Talagang nakakamiss talaga nung maging bata, mga ka-review. Kahit sino. Dahil nung kabataan natin, wala tayong ibang iniisip noon kundi ang maglaro. At syempre, may takot no sa magulang. Pero pag nag-edad ka na ng 13, 15 ngayon, nako, malabo mong matakot ang kabataan yun. Nagtatampisaw sa ulan kapag naglalaro. Malaki, malaki din ang naging advantage at disadvantage ng yung tinatawag nating kalayaan no sa bata, yung case no, yung about sa child abuse, ano bang tawag doon, yung limutan ko, putik. Mamaya maalala ko yon, mga ka-review. Tipping. Pwede ko lang ibalik ang nakaraan, gagawin ko ang mga imposible. Sisisirin ko ang lalim ng dagat at ang pangapat na hiling ko ay napakasimple. Ibalik mo ako sa panahong malakas pa na makita ko ang aking sarili. Kahit mukhang imposible, ang sarap ng isipin kasi nga di na tulad ng dati. Galingan. Ang galing dito ng verse ni Sir Balasubas, ano? Hindi siya simple lang talagang pinag-isipan. Yung bawat talata no, na nilalapat niya. May mga kanta kasi minsan na nakakaumay eh. Yung tipong basta na lang nilapat, hindi mo na inisip. No? Hindi mo na nila pinag-isipan. Patulad sa mga diss track, mga ka-review, na marami kayo may kita dyan na parang, ay, simple lang to. Parang ganun lang din. Parang, kumbaga kay Sir Shubaldi, palipadahangin na naman. Diba? Oh. Ay parang tubig lang sa baso, nakakapanibago ka ako nung tayo ay mga bata pa na uhugin po. Oh, eto, isa rin to. Lalo na yung mga asaran. Katulad niya, kunwari, nagkaroon ka ng luga, no? O kaya may muta ka sa mata na lumabas ka, tatawagin ka na agad niya, mutain. Tapos yung may mga ibang kabataan naman, pagbaisip o no kaya uhog, tapos sisinga, pupuo na sa'yo yun, magkakaasaran. Tsaka ang sarap ng ano nun, ang sarap maglaro ng mga panahon na yun nun. Ngayon kasi wala ka nang nakikitang naglalaro sa kalye ng mga kabataan. Dahil bata pa lang na ano na agad sa mga electronic gadget. No? Meron nyo nakikita dyan, 5 years old, 7 years old, pero kung mag-ML, wagas. No? So, iba ang naging, ano, iba ang naibigay sa atin na evolution, no? Yung bagong generation ng mga electronic. Maraming advantage, maraming disadvantage. Punas braso, nakaabang sa palayan, nakatanong sa mga butika, di na daan ang galing iswela o galaan, ngayon na yalaala na lang, di na kailan mo mababalikan, dahilan na... At karamihan, no? Nung sa Maynila ako, mga ka-review, dati, marami kaming napupuntahan, at saka... ngayon ang laki na ng pinagbago ng Maynila, talagang sobra. So halos talagang nilinis na lahat. Dati yung mga ilog dati talagang puno ng basura, pero ngayon nakikita mo ang ilog talagang binubuhay nila uli, no, mga ka-review. And dati ang ginagawa namin dati, konting ulan lang na andun kami sa labas, sama-sama kami maliligo. Tapos konting baha lang, mga ka-review, tuwan-tuwa na kami noon, nakala namin may dagat na sa kalye. Diba? Yun yung kasiyahan ng kabataan ngayon. Tapos pagsapit hapon, mga ka-review, nandiyan na yan yung magugrupo-grupo kami, maglalaro kami ng yung tinatawag nilang tumbang preso, yung pinapalo yung kahoy at saka yung patentero, yan. Ngayon hindi mo na makikita yan eh, yung ano na yan, yung ganyang laro sa kalye, no, mga ka-review. Kasi iba na pinaglilibangan ng mga kabataan ngayon, puro cellphone na. Na mga bata pa tayo noon kasi nabanakamis maging bata na aalala ko. Oh, alay. Basta umedad ka ng 20 pataas,
minsan marirealize mo na masarap balikan kung ano ka dati. No? Yung kasi nung kabataan mo wala kang may iniisip, kain, tulog ka lang eh, di ba? Nood TV. Minsan nga pagdating ng hapon, mga alas 6, alas 5 na sa loob na ng bahay, mag-aabang ka na ng Shider, no? Makaka-review. Tapos, aabangan mo na Slam Dunk, Ghost Fighter, yan. Yan yung mga, yung tipong pag wala kang TV na, sa kapitbahay ka, nakaabang ka ron. Minsan, pag bad trip sa'yo, sasaraduhan ka pa ng bintana, no, mga ka-review. Naranas ko yun eh, yung time na no, nakikinood lang ako. And then, parang bad trip yata yung, ano, yung may-ari ng bahay. Aba? Ang dami namin nakikinood doon, bigla kami sinaraduhan ng pinto. Dahil ang sabi sa amin, amoy araw daw kami. Natural, galing kami basketball noon eh. Sa ulan. Kapag naglalaro, pwede ko lang ibalik ang nakaraan, gagawin ko ang... No kaya, no? Kung, siguro kung iisipin ko ngayon, kung may time travel, mas pipiliin kong mag-travel nung kabataan ko, nung ano, kasalukuyan na hindi pa ganong kagulo ang lahat, wala pang pandemya, wala pang mga cellphone, wala pang YouTube, Facebook, no? Mga ka-review, paano kaya kung lahat tayo ma-restored sa ganong klase ng sitwasyon, no, mga ka-review? Tingin mo ba marami ang aalma? Tingin ko diyan maraming iiyak diyan kasi wala nang ML. Mga imposible, sisisirin ko ang lalim ng dagat at ang pang-apat na... Napaka, ano, napakalalim nito, no? Sisisirin ko ang lalim ng dagat at pang-apat na hiling ko ay napakasimple. Hiling ko ay napakasimple. Ibalik ko ang sabanong malakas pa na makita ko ang aking sarili. Kahit mukhang imposible ang sarap ng isipin kasi nga di na tulad ng dati. Ano to si ano eh, si Balasubas eh. Maraming ano, maraming talent, no. Pwede siya sa tawag dito, alter ego, pwede siyang kumanta lang, yung normal na kanta. Halos siguro kaya niya yung iba't ibang genre, mga ka-review. Bukod sa rap, no. Yun yung nakikita ko sa kanya. Sana no, ipagpatuloy pa ni Sir Balasubas yung mga gentong klase ng awit, no? Hindi na tulad ng dati na kaya ko pa na maglakad mag-isa. Meron na kumakapit at tumaagapay sa... Yan, oh, meron nang kumakapit at umaagapay sa aking pagtawid. Siyempre, hindi ka naman papabayaan ang magulang mo eh. Lalo na kung sa highway yan, talagang kakapitan ka na magulang mo. Kasi, unang-una, ayaw ka nilang mapahamak at ayaw ka nilang madisgrasya. So, isang palakpak, no, kay Sir Balasubas. Pwede ko nang ibalik ang nakaraan, gawin ko ang mga lalim eh, lalim talaga ng chorus nito. Ibalik mo ako sa panahong malakas pa na makita ko ang aking sarili. Kahit mukhang imposible ang sarap ng isipin kasi nga di na tulad ng dati. Minsan talaga masarap isipin, no? Ang mga nakaraan, ang mga pinagdaanan natin sa hirap o ginhawa man yan, yung mga trials, no, mga pagsubok na dumaan sa atin, minsan masarap siyang balikan at alalahanin kung paano natin siya na tawag dito nalagpasan. Gaya nga ng kanta ng Salbakuta na yung nung Delilah, yung Delilah, meron verse doon na nung kabataan mo is napakakulay ng buhay mo, masagana, marangya ang buhay mo. And then after a few years, biglang nagbago yung ihip ng hangin ng buhay nyo.
So, ganun din yung nangyayari sa ngayon, mga ka-review. Kung noon, mayaman ka, masagana ka, and hindi habang buhay kung ikaw ay nagpabaya, is makakamtan mo yung mga ganung bagay, no, mga ka-review. Kasi kung sabi nga nila, kung masama ang ugali mo, merong ding meron ding karma, kumbaga meron din siyang kabaliktaran na mangyayari sa buhay mo. Kumbaga kung dati kang nakaangat, pag umikot yung mundo or gumulong uli yung gulong, is yung kung sino pa yung inapi mo, siya yung aangat sa iyo, mga ka-review. At yun, mga ka-review, hanggang dito na lang ang ating video reaction dito sa tulad ng dati, no? At marami rin tayong naalaala o ginunita natin ang mga ibang alaala natin nung tayo'y kabataan pa dahil sa kantang ito. At mga ka-review, masarap ito patugtugin kung ikaw ay may hawak na isang boteng San Mig, mga ka-review, dahil nakaka-relax yung kanta ni Sir Balasubas. Ito na yung kanta na pwede mong araw-arawin o mayat-mayain, pakinggan. At tiyak na mawawala ang stress mo, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang ang aking video reaction. Peace out.